Manig na pala yan! Magmerienda kayo? Wow! Mochi! Wow, Mochi! Naku, Mochi lang naman yan. Akala mo naman kung ano? Mahilig talaga kami sa Mochi. Kain na na! Kasi hindi patas ang bilang ng mochi na binigay niyo sa amin dalawa ni Nobita. Ngayon patas na. Ikaw may kasalanan nito, Doraemon. Masyado ka kasi matakaw, Nobita. Kung marami lang sana tayo, mochi. Hindi na sana tayo mag-aawit, mapapagalitan ng ganito. Alam ko na! Dami ng manggawa ng mochi! Ha? Ang galing! Henyo ka talaga, Doraemon! Isa ka nga talagang robot galing sa future! Ano ba naman? Wala yun! Buksan na natin! Nakalimutan ko ilagay ang mga sangkap ng mochi. Mama, pahingi po kami ng malikit na kanin. Huwag na, huwag niyong paglalaro ng pagkain. Hindi namin paglalaroan yun. Gagamitin namin panggawa ng mochi. Akala niyo ba madaling gumawa ng mochi? Mahirap gumawa nun. Kaya gusto namin subukan. Pahingi kami. Naubusan na tayo ng kanin. Bakit hindi niyo agad sinabi? Kung walang mga sangkap, paano tayo makakagawa ng mochi? Kung ganon, magtanim na lang tayo ng bigas na gagamitin natin. Ano? Ang tagal-tagal pa nun. Tsaka hindi ba matrabaho yun? Huwag kang mag-alala. May pangtanim tayo dito. Una, ang tabletang ito na may mga punla ng bigas. Ito naman ang maliit na araw. Wow. At ito ang lalagyan puno ng ulap. Pasubok ako! O ito! Scarecrow! At panghuli, ang baning na pala yan! Tingnan mo! Mukhang malapit ng umulan! Masyado marami na gamit mo! Kung hindi natin bibilisin ang paghawi sa mga yan, mapupuno na ulan ang kwarto mo! Ito! Bilis! Bilis! Ligtas na tayo! Magsimula na tayo kung ganun. Dito tayo magtatanim. May tubig na agad. Nakahanda na lahat ng kailangan natin sa pagtatanim. Tara na, magtanim na tayo. Huwag kang tatamad-tamad dyan. Tulungan mo ako rito. Sige. Ngayon pa lang ako makakapagtanim ng kahit na ano. Tabingi ang pagkakalagay ng punla mo. Kailangan mo bang ibaon ng mas malalim? Ganito ba? Ganyan nga! Aray, sakit ang likod ko. Ano? Ang konti pa lang na naitatanim mo. Ay, tamad naman talaga. Mga munting pantulong sa pagtatanim. Munting pantulong sa pagtatanim? Ano naman yan?
isa, sumusunod ako sa mga tutugtog. Tatlo, at napapatayam ako. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, kaya mo yan. Grabe kapagod, pakiramdam ko mababali likod ko. Sa wakas, tapos na tayo magtanim. Pagkalipas ng dalawang oras, pwede na tayo mag-ani. Dalawang oras pa? Tingnan mo, may na ngayon. Ganito ba talaga kainit pag ganitong buwan? Nakapagtataka naman, hindi ba naman dapat nag-init ngayon? Ha? Umuulan na. Tag-ulan na. Ang konti ng ulan. Hindi dapat ganyan, ang konti nun. Natutuyot na sila! Ano? Ano dapat natin gawin? Bilis ko! Huwag na tumig! Kung hindi, mamamatay sila! Timba! Bakit ang ingay-ingay nyo? Timba! Nasaan ang timba? Nasaan yun? Timba! Lakas ng loob nila maglaro ng putik sa loob ng bahay. Nagunsakan ang mga yan! Nabita! Ay, timba pa yan! Ano ba yan? Nasayang lang ang pagmamadali natin. Umuulan pa rin. Kailangan na natin ang araw ngayon. Kung hindi, malalanta sila. Pampaaraw na manika! Ha? Tag-init na. Tingnan mo, namumulaklak na sila. Ha? Nasaan, nasaan? Ha? Ito ang bulaklak ng palay? Ang liit naman! Ang cute! Ha? Ha? Ang bango naman! Oo nga pala! Kailangan natin makinig ng weather report! Weather report? Dahil malapit nang dumating ang panahon ng bagyo! Sa bahay ng mga Nobby, maging alerto dahil may paparating na bagyo sa silangang bahagi ng kwarto ni Nobita. May bagyo! Tuloy-tuloy ang nangyayari ng lakas ng bagyo habang papalapit yun ang papalapit sa palayan. Ay, maganda to! Gagawin natin ngayon! Payong! Bukuhan ka ng payong! Payong! Lumalakas na ang hangin. Ayan na. Naging namumuong sama ng panahon na lang ang bagyo at lumipad na palabas ng bintana. Ay, salamat naman. Ay. Buti naman, lumipas na ang bagyo. Tingnan mo, nahihinog na ang palay. Wow! Kasama mo siya kaya kasi nasa dito. Pagod na pagod na ako. Mamamatay na yata ako sa sobrang pagod. Pero tingnan mo, lahat ng pinaghirapan natin, nahinog ang mga punla. Marami tayong aanihin. Simulan na natin ang pagkapas. Tara na! Ako ang nagtanim ng palay na to. Bilisan natin ang pagkapas. Ang saya namang mag-ani. Ngayon, pwede na natin ulit ilabas ang makinang maggawa ng mochi. Ilagay natin dito ang mga tangkay ng palay. Patutuyuin at ipoproseso ng makinang ito ang mga tangkay ng palay na yan para maging bigas. Pero marami pa ba tayo kailangan gawin? Kailangan panlutuin at digdikin ng bigas tapos magiging mochi na yon at makakakain na tayo. Wow! Kain na lang!
bigas. Sabi ng makina, makakagawa yun ng 259. Ganon karami. Kung paghahatian nating dalawa yun, magiging... 129 at 130. 129 sa'yo at 130 sa akin. 129 sa'yo, 130 sa akin.